Hello? Luisa, akala ko ba nagkasundo na tayo? Nangako ka sa akin, di ba? Aalis ka na dyan. Ano nangyari? Sir, ito muna. Luisa, sagutin mo. Anong ginagawa mo dyan? Sir, ilang tao ba ang deployed dito? Mga apat lang. Si Paolo ba yun? Huwag mong sasagutin ang telepono. Naka-wiretap ang phone natin. Baka malaman kung nasaan siya. Sumailan kami ni Gusteng sa nag-deliver kami ng Marlene sa Maynila. Siya ang nag-drive dun, Piera, pero pagka wala ako, pinalayas kayo. Maraming salamat sa agad na pagtitiwala sa amin. Pagtatrabaho ka naman sa akin, di talagang hindi kita palalamunin. Ha? Pero hindi po ako marunong mangisda talaga eh. Di palalamunin nga kita. Pero lang, ayos mo. Pasensya, Berto! Naubos na lahat ng isda sa dagat! Nandiyan ka pa! Nakoy! Ito na yung pagkain nyo, siya! Mas na kayo! Oo! Huwag mo yung pababayaan, ha! Ay, nakoy, siya nang! Hindi mo ba alam na ako'y anak din ng dagat? Nakoy ko talaga! Sige! Let's go, bilis! Nasaan? Nasaan ang mga dokumentong ninakaw mo sa akin? Utang na loob. Wala na akong alam. Pakawalan mo na ako. Sinungaling ka. Nauubos na pasensya ko sa'yo, babae ka. Maniwala kayo sa akin. Ginawa ko lang naman ang mga inutos ni Enrico. Ganun ba? Ha? Oo. Mahal ko siya. Pero pagkatapos kong ibigay ang lahat ng hinihingi niya sa akin, iniwan niya rin ako. Ginamit lang niya ako. Pinagtaksilan pala niya ako. May iba pala siyang babae pinupuntahan. Sino? Isang babaeng nagnangalan. Jenny Santiago. Baka naman may dahilan si Luisa, kaya hindi siya umalis sa bahay ng madrasta mo. Kahit balibalik na rin pa ang mundo, wala talaga akong makitang dahilan eh. Binigyan ko siya ng pagkakataong magpaliwanag kanina sa telepono. Pero binagsakan niya ako. Baka naman pinili na siyota mong tumira doon sa magandang bahay. Hindi ganun si Luisa. Paolo, gano'n ka ba kasigurado sa girlfriend mo? Hindi ganun babae si Luisa. Hindi naman sa nagkikialam ako sa buhay ng may buhay. Kaya lang, kasi ano? Nung makita ko si Luisa, parang malapit sila sa isa't isa ng kapatid mo. Parang may namamagitan sa kanila. Maaring hindi ako sigurado, pero makabubuting tanungin mo ang sarili mo. Sigurado ka ba sa katapatan ni Luisa? Jenny Santiago? Oo. Nagkakamali. Hindi si Enrico ang boyfriend ni Janice, ang panganay kong anak.
si Monching. Pareho silang boyfriend ng Janice na to. Nice try. Mapapaniwala mo sana ako. Kaya lang hawak ko si Janice. Sigurado ka? Alam mo ba kung nasan si Janice ngayon? Kasama ni Enrique. Sa bago nilang bahay. Bakit hindi mo i-check? Para malaman mo kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Kung paano tayo niloloko ni Enrico. Ana! Ana! Ano siya na? Ano nandiyan ka pa? Nahahamugan ka na! Sige ho, hihintayin ko po kasi ho si... si Kiko ho. Naku eh, ma'am, yata ang dating ng mga iyon eh. Halika na! Ako, ganun ho katagal. Naku, huwag kang mag-alala. Ayun yung anak ng dagat, oh. Nagbabantay. Walang masamang mangyayari sa kanila. Halika anak na! Anak ng dagat? Oo, si Maning Ming. Anak ng dagat, halika na! Tama ka nga. Wala na ang Janice na yun sa inuupahan kong bahay. Naisahan niya ako. Madalas kang pagtawanan nila Enrico at Janice. Pinagmamalaki niyo sa akin kung paano nila kayo niloloko. Greta, pakawala mo na ako. Ipinapangako ko, magbabayad si Enrico sa lahat ng kawalanghiyan niya sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Tutulungan kitang pabaksakin ang mga kaaway mo. Sige. Pagbibigyan kita. Recuerdo de amor. Siguraduhin mo lang na totoo ang lahat ng sinasabi mo sa akin. I can be your best friend. But I can also be your worst nightmare. Huwag na huwag mo kong tatraidorin. Si Kuya Paolo, namimiss ko na siya. Hindi siya pwedeng tumawag dito. At kapag na-chepahan mo yung tawag, naibaba mo kagad yung telepono, ha? Mahahanap siya ng polis kapag tumagal siya nasa telepono. Ibig mo yung sabihin, hindi ko na siya makikita o makausap man lang? Hindi. Makahanap na kami ng chepo na makapag-usap. Sigurado kung yayayain na tayong sumama sa kanya. At sasama tayo? Oo. Kaya kailangan malaman ko na lihim sa akin ni Greta. Habang may pagkakataon pa ako. Bilis-bilisan nga natin. Pag hindi nakakalabas sa laot si Berto, eh, sumasama ang loob eh. Oh, Kiko. Ano pa tinatanga-tanga mo dyan? Aling sana, sino bang nakatira dito? Choy! At si Maning Ning. Teka, parang wala sila ngayon ah. Sara lahat ng mga ilaw eh. Francis, bakit? Pakiramdam ko kasi parang may nanonood sa atin. Hindi naman talaga yung bahay. Gundi-gundi mo lang yun. Baka na. Thank you.
Ay, Cindy, hindi ako kakain dito, ha? Pero nagpagasolina ang kotse. Pag dumating yon, tawagin mo kagad ako. Yes, ma'am. Mental hospital? Sino nasa mental hospital? Dolor Resurrection? Si Inay? Siya nagdadala ng bayad sa ospital? Hello? Oh, Ninang! Kailangan natin mag-meeting. Masyadong marami ng bagay ang mukhang hindi natin nakokontrol. At saka may ibabalita ako sa'yo. May bago tayong kakampi. Ang assistant ko, si Yvette. Okay? Sige, I will see you tonight. Alright, bye. Napaniwala ko si Greta. Akala niya, may bago na siyang kakampi. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Wala to sa plano ko, pero naipit ako. Kinailangan ko lang mag-improvise ng hawak niya ako. Ito lang ang alam kong paraan para pakawalan niya ako. Well, nandiyan na yan. Hindi bale. Nandito naman ako para tulungan ka. Hindi kita pababayaan. Recuerdo de hanggang ngayon, hindi nyo pa nahahanap ang paulong yan. Ma'am, bigla hong naglaho na parang bula. Hindi pwede yan, Lorenzo. Kailangang hanapin mo siya. Hindi kami matatahimik ng anak ko hanggat hindi mo siya nahahanap. Alam ko na. Ipagkalat mo sa lahat ng kakilala mong kriminal, pulis o sindikato. Sabihin mo na magbibigay ako ng pabuya. Malaking pabuya. Para sa ulo ng Paolo yan. Dead or alive. Tignan lang natin kung hindi lumitaw ang ulo ng lalaki yan.
Eden! Paolo! Kailangan na tayong umalis dito. May balay-balita na may 1,000,000 pabuya sa ulo mo. Marami nang humahanap sa'yo, hindi lang mga pulis, pati mga sanggano. Asan si Ben? Inaasikaso niya yung sasakyan natin, paalis dito. Hindi tayo pwedeng magbusong mag-trend. Tsak na maraming pulis na nakabantay doon. Sasakay tayo ng bangka, papuntang Batangas. Doon tayo magtatago. Hindi ako alis dito. Paolo! Hindi ko pa nakikita ang pamilya ko! Pag nahuli ka, lalo ka nang mawawala ng pag-asang mahanap ang pamilya mo. Pwede naman tayong bumalik dito pag malamig na ang sitwasyon. Halika na! Isasama ko si Luisa. Ano ka ba? Alam mo namang hindi ka nakalalapit kay Luisa. Paano mo siya yayayaing sumama sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ako alis dito hanggit hindi ko siya kasama. ₱100,000. Ang balanse, kapag nakita ko na ang bangkay ni Paolo. Hindi problema yan. Basta't siguraduhin mo nakahanda ang balanse ng pabuya. Ako na bahala kay Paolo. Magandang gabi ho. Pinapunta po ako ni Aling Sianang. Kailangan daw po ng tulong ni Mang Gusting. Alam ko. Hindi mo na kailangan magpaliwala. Alam ko lahat na nangyayari dito. Recuerdo de amor, alala ng pag-ibig. Recuerdo de amor, sa puso'y nakaukit. Recuerdo de amor, magbibigay lakas. Patungo sa pangarap na bukas. Recuerdo de amor. Recuerdo de amor. Alala ng pag-ibig.